Ayan, hello, what's up mga master? Welcome back sa ating YouTube channel. At magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa isa na naman panibagong episode ngayong araw na ito. Tayo po ay babiyahe sa Lala Move. Ang oras po ay alas 10 ng umaga. So late na naman tayo lumabas kasi nga meron pa tayong mga ginagawa sa bahay. Nagmuni-muni pa ako. So yan po, medyo mainit na mga master. So ngayon mga master, ito ang medyo issue ngayon sa Lala Move, no. Talagang sobrang baba po ng mga booking na nakikita ko. Ito, pwede na to siguro. Documents. Ayan. So ayan na nga, talagang napakababa na ng mga mga pair. Yan po talaga yung bungad sa ating pagkagising natin. Ilang araw nang ganyan, sobrang napakababa ng fare mga master. So ngayon po, meron tayong pick up, no? Kakabukas ko lang ng app. Ayan, meron agad tayong pick up. Ang dami naman, actually, ang dami mga booking na lumalabas. Ang kaso nga lang mga master, hindi mo talaga masisikmura yung fare na lumalabas, no? Napakababa. Imagine mo sa 33 kilometers, ang range niya nasa 150 plus lang, 158, yung mga ganun. Ang baba nun, sobra. Di ko alam kung saan kinukuha ni Lala Move yung computation sa ganyan. Iku-compute mo yung 158 sa 33 kilometers, ang liit nun. At ang nito mga master, tumaas pa ang gasolina ngayon. Kaya talagang imbis na kahit papaano may matira sa rider, talo, no? Ayan, yan po yung ano. So ngayon po, babiyahe tayo at obserbahan natin ulit yung ganap sa mga fare ni Lala Move. Kanina pa ako naghanap ng booking sa bahay pa lang, kaya rin inabot ako ng alas 10. Ang dami kong pinalagpas na booking talaga. Sobra. Yung mga dati kong ruta, hindi ko na nakukuha kasi ang baba. Hindi naman sa umiiyak tayo mga master. Talagang kaiyak-iyak na talaga. Kaya pang isurvive naman, kaso nga lang talagang mamimili ka talaga ng sobrang booking na talagang para sa iyo. Hindi po pwedeng kuha ka lang ng kuha. Yun po yung gagawin mo. So kagaya nitong nakuha natin 160, kahit papaano diyan lang sa Taytay, pero mababa pa rin to, pero mas mataas naman compare dun sa kanina na papuntang Quezon City. Tapos 158 lang, 'di ba? Papuntang halos boundary na ng Bulacan 'yun . So, 'yan po ang ganap. At tingnan natin mga master kung anong mga magiging ganap. Sabihin ko sa inyo yung fare mamaya, no? At idedetalye natin yung bilyahe, yung layo ng booking at kung magkano yung yung bayad para dun sa mga nag-uumpisang mga rider, para ma-compute din nila, no? So tayo po, kukuha tayo ng mga booking. Hindi tayo kukuha ng booking na palugi, syempre. Kukuha tayo ng booking na fair lang. Pero syempre, minsan kung wala tayong choice, kasi pauwi na tayo, talaga napipilitan na kung kumuha ng medyo palugi, makauwi lang. So ayan, on the way na tayo sa ating ating first pickup. Documents lang to. Number 6. Alright, so we're here. Number 6. Mali yata. Ay, ano ba yan? Tutumba pa ako. Ha? 27 kilometers ang babiyahiin natin as per Lala Move. Tapos 166 pesos mga master ang Saan ba yun? Tama ba to?
No, narigaw na ako. 166 pesos ang babayaran sa atin. So, ito mga master, meron na tayong ano. Meron na tayong second pickup, no? Papuntang ano to, papuntang Taguig. So, kinuha ko na to kasi madadaanan natin kasi pupunta tayong Taytay, no? Ayun, tirahin na natin to mga master. Papuntang Taguig from Parañaque to Taguig is 111 pesos. Ayan. So, dito sa dalawa hanggang Taytay, kikita tayo ng walang tip, no? Nasa ano lang, 272 pesos lang. Ayun po mga master, ang baba. Pero sana makaano tayo, makakuha pa tayo ng ibang booking, no? Pagka drop off ko sa Taguig, para makaano tayo, maka 300 or 400 mark. Kaso medyo malabo, maka 400 mark yan mga master, kung Taguig to ano, Taguig to Taytay. Makakuha ka niyan Taguig to Taytay, mataas na 100, no? Ganun na lang. So, oh, kung makachampo pa tayo ng isa, makakukuha lang tayo 300 plus lang, mga ganun lang. Pwede na rin 'yon, 'di ba? Ang importante, ang habol natin yung pabalik. Pero sana makachampo pa tayo, no? Unahin na muna natin 'to. Puntahan na muna natin 'tong ano 'to, pick up. Okay. Okay na. Babayaran na rin. Teka lang ha, walang panok. Okay na to, sige, salamat. Alright. So, yan mga master. Hello po. Ma'am, nandito na po ako ma'am sa area. Tapat po ba ito ng kulay orange na bahay? Tama, yan po. Opo, kulay green na gate. Tama po ba? Opo. Ay. Ah, sige po, sige po. Okay po. Mayan? Opo, bayad na po. Okay na. Sige. So, ito mga master, meron na tayong booking ulit papuntang Antipolo. 177 pesos to. So, puntahan na natin. Let's go, let's go, let's go. Uy, mali. Ikot pala tayo. So, ayan. Meron na tayong pick up. Di naman nasayang. Di nasayang yung ano natin. Yung paghahanap natin ng booking, no? So, pagka-pick up natin ito, diretso na tayo sa Taytay and then diretso na tayo ng Antipolo. Ayan. Ay, sa wakas. Okay, let's go, let's go, let's go. Punta na tayo sa ating ano, sa ating pick-up mga master. Tapos, tirahin na natin to. Ano kaya ipapadala nito? Hindi na ako mag-a-ask kasi wala naman laman yung bag natin eh. Hello po. Sir, kaalala mo po ito? Nandito na ako sa may parang iskinita eh. Siyan po ba banda rito sa inyo, sir? Sa may, nandito ako sa may Bethel Christian. Ah, sige, sir. Sige, sir. Tahin ko na lang po kayo. Sa Lalamove, papuntang Antipolo. Oo, kay ano, kay Lloyd. Update ko na lang po kayo mga master kapag nandun na tayo sa ating drop-off dito sa ano, Taytay. Tapos diretso na tayo ng Antipolo. Alright. So, ayan mga master, nandito na tayo sa C6. Papunta na tayong Taytay. At dala-dala natin yung dalawa nating parcels. Ayan. Isang 161 at saka isang 177. So, magkano ba lahat yun? 338 something, no? O yun, 338 plus yung kanina
So okay na rin, no? Papuntang Antipolo, nakakulang-kulang 500 din tayo. Hindi na masama. Alright. So nandito na po tayo mga master. Tama ba itong ano? Hello po. Ma'am, sa Lala Move po ito, ma'am. Delivery po. Hello po, ma'am. Lala Move po. Okay. Thank you po. Mga master, precise pin location. Kung saan nakapin, doon talaga sa pintuan nila. So ayan po, punta na tayo ng Antipolo mga master. Bilisan na natin to para ano, para makabalik na tayo ng south agad. Alright, 6 kilometers na lang mga master, nandun na tayo sa ating drop off. Magkalapit lang tong ano natin, dalawang drop off eh. Saktong sakto lang master, wrong pinpoint yung ano natin, pero malapit lang naman, 700 meters lang, pwede na to. Puntahan na natin si Counselor. Alright, let's go. Ayan, so after natin i-drop off to ano tayo, tawag nito, hanap tayo ng booking ulit pabalik. And sana makachamba tayo dito ng dalawa, no? Para all goods na tayo. Okay na tayo dun. Ano lang, boss? 177. Ang ating delivery dito. Ayan, mga master. Success ang ating delivery dito sa Antipolo. So, mangyayari nito, maghahanap tayo ng matatambayan dito. Tapos, kuha tayo ng booking. No? Medyo mainit dito eh. Okay tayo makakatsambay dito. Ayan, so last time mga master, nung nakakita tayo dito ng Antipolo, last time nag-deliver tayo dito, nahirapan tayong kumuha ng booking, no? Pabalik. So, ganun pa rin ang gagawin natin. Mag-aantay tayo ng at least kahit mga 20 minutes dito. Pag wala tayo nakuha, bababa tayo ng Kainta. Kasi doon maraming booking doon eh. Pero hindi na tayo magpapalipas ng ilang oras dito. Kasi last time inabot tayo ng kulang-kulang 2 oras kakaantay dito eh. So ayun, ganoon na lang. Para iwas tayo sa ano, iwas tayo sa hassle sa oras. Ayun, kagaya nito, nag-aantay ng booking oh. Antipolo. Oh, try natin dito. Ayan, abang-abang tayo dito mga master. Pag wala tayo nakuha, edi baba na tayo. 20 minutes. Ito, may nakita akong booking simula dito sa Taytay papuntang San Pedro. Simula Taytay hanggang San Pedro, Laguna. That's roughly 40 kilometers. Sabi natin 36 kilometers na lang. 192 lang yung fare. Sobrang baba nun. Papataklan na 5 piso per kilometer yun. Talo. Hindi ko kinuha. Talon-talo mga master. Kailangan talaga mauta ka sa pagpili ng ano eh, ng booking eh. So ayan mga master, wala, negative dito sa Antipolo. Baba tayo ng ano, baba muna ako ng ano, ng Kainta. Ayan, para makakuha tayo ng mga booking doon. Dito kasi wala. So ayan mga master, habang tayo ay nagpapahinga dito, nakakuha tayo ng 2 booking magkasabay. Ito, Taytay Pasay at Kainta Pasay. So ito po ay nagkakahalaga ng 285 lahat. Dalawang ano? Ano kaya itong pipikapin natin? So ang nagbook nito is yung receiver. Puntahan na natin. Ayan, meron na tayong double booking mga master. Ay, salamat. Nakachamba din. 1.1
1.7 kilometers away lang ang ating ano, ang ating tayong ano. Ayan. Ano kaya itong pipikapin natin dito? Andito na tayo. Tawagan na muna natin itong kliyente natin dito. Hello po. Lalamo po. Nandito na po ako sa mismong ano, sa mismong pinpoint. Yung parang eskwelahan dito. Ano bang eskwelahan to? GFA, oo. Ayan. Okay, okay. Santa, sir. Kaha. Nakausap niya na ba yung ano? Tawagan ko lang siya para alam niya rin. Sa lalambong po ito, napick-up ko na yung side pairings ng Mio. Aware ba kayo na may gas-gas to, sir? Okay. Okay. Wala namang basag. Gas-gas lang talaga. Okay naman yung mga tornilyuhan. Ang wala lang dito yung parang bakal sa may tornilyuhan. Alam niyo naman yun, nabibili lang yun, di ba? Ayan, okay naman to, sir. Wala namang basag. Okay na, pick-upin ko na. Pick-upin ko na to. Okay na siguro yan, sir. Aware naman siya na may gas-gas, di ba? Basta importante, walang basag, sabi niya. Bayad na ba to? Bayad na? Hindi ba po. Ano ba yung sabi sa'yo? Naputol yung linya sa akin eh. Abono ata yung buhay. Walang naka-note na abono. Kasi kung abono to, sir, di ko pipikapin to. I-gcash na lang niya sa inyo. I-gcash mo na lang sa akin. I-gcash na lang niya. Kasi wala rin akong pang-abono eh, kakalabas ko lang eh. Wala. Wala daw pang-abono yung rider boss eh, dapat nilalagyan. Wala kasing nakalagay na note. Ina-note nyo na ano, abono. Sa ikaw na lang kumakusapin sa rider boss. Ito ba? Ikaw na lang. Hindi, ako natawag ako sa kanya. Natawag na lang daw sa'yo. Wala rin akong pang-abono eh. Ano gagawin ko? Wala rin daw pang-abono. Kakalabas ko lang kasi. Sino ba nag-book nito, sir? Siya? Dapat bayaran niya. Kasi nagmamadali din ako eh. May isa pa akong pick-up eh. Sige, cancel na lang. Sige, cancel ko na lang. Pagka ganyan yung ano mo. Huwag na lang. Cancel niyo na lang, sir. Sige, cancel na lang. Salamat. Sige. Scam man. Wala, ayaw i-ano eh. Takot siya. Bibili-bili siya, takot siya. Sino nag-book nito? Siya. Cancel na lang niya. Pabahala. Sige. Lintik na rider to. Loko rin eh, no? So, ang gusto mangyari nung pipika pa natin, abunuhan natin. Ayoko mag-abono sa mga ganyan, mga master. Bad trip oh, inuntahan pa natin oh. Agoy. Bad trip to mga master. Pag nag-book kayo, dapat ilagay niyo yung note kung ano yung ano, kung ano yung pipikapin ng rider at saka kung mag-aabono. Kasi hindi naman lahat ng rider nag-aabono. Kagaya ko, ako may kahit pa paano may ano naman tayo, may pang-abono diyan. Pero hindi talaga ako mag-aabono. Kasi tinan mo, wala nga siyang tiwala dun sa kausap niya. Diba? Ayaw niya i-gcash. Cancel na lang niya. Pasaway eh. So yun, mga master.
tayo patuloy ang naipit. Meron tuloy tayong pending na ano, na booking. So pag ito hindi kinancel, tayo na naman ang talo nito. Tayo magka-cancel nito mga master, tapos 10 minutes penalty to. Mangyayari dito. Hello boss. Nandito na. Kakukuha ko lang ng plaka. Diretso ko na dyan sir, kasi kinancel ko yung isa kong booking eh, para mabilis. Sige boss, salamat. Diretso na ako dyan. Okay. So ayan mga master, diretso na to doon. Wala na tayong ibang ano. Irarush na natin to. Tingnan natin kung magkano ibibigay ni sir. No? Bad trip yung isa eh. Financial pa eh. So ayan, domestic airport compound, Delta Gate. Oh, yan. So kinancel na yung booking kanina. Salamat. Salamat naman. Oh, hindi na tayo kukuha muna ng ano, ng ng booking para ano, para idiretso na natin to. 20 kilometers away mga master. Let's go. So, ayan mga master, ngayon lang tayo magra-rush, hindi tayo magdo-double booking. Bad trip kasi yung isang kausap natin eh. Nandun na tayo, kinancel pa eh. Walang tiwala sa katransaksyon niya eh. Pag mga ganyan, magbubuka kayo sa Lala Move, o magtiwala kayo sa rider, hindi yung gusto nyo pag-abunohin pa si rider eh. Ayaw nyo mag-ano. Ayaw nyo, kayo na lang ang mag-abono, di ba? Aabala nyo masyado yung rider. So tingnan natin kung ano, total nakiusap yung ano, yung client natin sa 152 lang to. Pag ginawa niyang 200 to, pwede na to mga master, no? Kasi ganun, maliit lang naman yung diferensya ng dalawa nating booking kanina. So okay na yan. Talo lang tayo ng 80 pesos diyan pag ano. Pero pwede na yun kung gagawin niyang 200. Kasi lalabas 280 lang naman yung ano eh, yung dalawa nating booking eh. Bad trip eh. Well, let's go. Ngayon lang tayo magra-rush mga master. Nakiusap naman kasi yung ano, yung kliyente. Siya na raw ang bahala, no? Tingnan natin. Tayo magtitiwala tayo sa kanya. Tirahin natin na mabilis to. So ang oras po ay 1:44, quarter to 2 mga master, to be exact. Ayan. Quarter to 2. Kailangan nandun tayo ng mga tawag nito. Mga 2:30 siguro. Subukan natin. 21 kilometers ang layo eh. Medyo malayo to, tsaka ma-traffic. So ayan na nga mga master, nandito na tayo sa The Fort, no? Papunta na tayo ng Parañaque. So dala-dala natin yung plaka ng sasakyan. Rush to rush, sabi sa atin nung kliyente natin. Siya na raw ang bahala sa atin. Eh nangyari naman na talagang natuloy na yung pagka-rush nito dahil nga na-cancel yung booking natin na isa. Bad trip yung nag-book eh. Saktong-sakto yung time allowance natin mga master. 2:30 na dito na tayo. So ayan no. 2:29 nakuha natin papunta rito. Tama ba? Ayan, 2:29. So ayan, sakto lang yung ano natin. Medyo mabilis yung ano natin, deliver. Ayan, nandito na po tayo sa ating drop-off. Konti na lang. Hello boss. Sir, nandito na po ako sa ano, sa gate, sa Delta Gate. Sige po. Okay. Sir. Oo. Dinerecho ko na kasi kinancel ko yung isang booking eh. Sige. Sir. So okay na to? Grabe. Thank you sir ah. Makakauwi na ako. Salamat. Okay. Oh, grabe. Ang lupit ni sir. Thank you, sir. Oh.
pinakamalaking tip na nakuha natin mga master, hindi tayo nagkamali. 'Di ba? Uy, ano to? Oh, master, ano pa bang gagawin natin dito? Alright, so yun mga master. 500! Ang laki ng tip ni sir, nakakatuwa. So, nag-tip si sir sa atin ng 350 pesos. 348 to be exact. Thank you, boss. Maraming salamat, nakakauwi na ako. Buti na lang, diniretso ko yung parcel nyo. No? Buti na cancel yung isang pasaway na booking. Alright, thank you very much. Shout out kay boss. Hindi ko na nakuha yung kanyang ano, pero maraming salamat, no. Talagang ano, malaki ng panalo. Pwede ano na tayo mga master, uwi ano to. Ang laki ng tip na binigay ni boss eh. Alright, first time natin nakakuha ng ganong kalaking tip. 500 pesos. Kukuta na tayo mga master. Panalo yun ah. Buti na lang talaga, diniretso na natin, no? Alright, so yun. Ano ba bang gagawin natin mga master? Nandito na tayo sa Paranaque. Ang laki ng tip na nakuha natin, no? So tingin ko, uwian na to, sigurado. Wala na naman tayong ibang gagawin eh. Diba? Nabubiyahe pa ba tayo? Eh, nakuha na natin. Kumuta na tayo eh. So, uwi. Ano to mga master? Okay, minsan talaga may mga pagkakataon na swerte-swerte din, no? So, ito yung pagkakataon na swerte natin. Ayan, apat lang naging booking natin pero 1,000 din mahigit yung ano natin. Yung kita, no? Apat ba? Hindi na natin, ha? O, apat lang mga master. Pero kumita naman tayo doon. Kaya panalo pa rin yung ano natin, biyahe natin ngayon, no? So ayan, ano pa bang gagawin natin kundi uuwi na tayo mga master. Kasi syempre ayoko rin magpagod, no? Ayoko rin magbabad sa kalsada. Dahil malaki yung nakuha natin tip kay sir, at binigyan tayo ng 500 pesos instead na 150 lang, eh, uuwi na tayo. Nakakatuwa. Na-appreciate ko yung ganun. Maraming salamat po. Kung mapapanood mo man yung video na to, sir, hindi kita i-blur. Siyempre, wala ka naman ano eh. Para tularan ka ng ibang ano, ng ibang tao. Diba? So, dahil po sa ginawa mo sa atin, hindi kita i-blur, sir. So, maraming salamat boss sa ano nyo, sa tip nyo. Na-appreciate ko talaga sobra. Nawala yung pagod ko dun ah. Thank you. So, yan lang po mga master. Ang ganda ng biyahe natin. Apat na booking lang. Dapat 5 yan. Kaso yung isa pasaway. So, buti na lang talaga ano. Nandyan si boss na nagpasobra. Ang ano. Tumupad talaga siya sa usapan. No, talaga namang ano. Sinabi niyang ako nang bahala. Ayun, thank you. Wala akong may ibang masabi. Basta napakagalante ni sir. Maraming salamat. So dahil diyan mga master, dito na muna natin tatapusin ang ating vlog, no? Naging positive yung nangyari, no? Talagang may dahilan. So dahil po diyan, tatapusin na natin yung vlog natin at tayo po ay uuwi na mga master. At tayo po ay kumota na. So maraming salamat po sa mga naging client natin ngayon, kahit dun sa mga naging pasaway, sa naging pasaway kanina. Okay, so thank you sa kung nakarating ka sa part ng video na to mga master. Ayan, baka pwede maglambing sa inyo kahit isang like lang. At saka kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ayan, pindutin mo na rin yung subscribe button tsaka yung notification bell para po maging updated kayo sa lahat ng ating mga future uploads na lalabas. So thank you and God bless po sa inyo lahat. Uwi na, ang aga pa, alas 2 pa lang. So ilang oras ba tayo sa kalsada?
alas 9 tayo eh. 10, 11, 12, 1, 2, 5 hours. So yun, yung limang oras natin, sulit ang pagod. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo ulit. Bye-bye!